10 mga mapanganib at nakakatakot na kalsada na hindi mo dapat puntahan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang kalsada ay ginawa upang mapabilis ang transportation ng mga tao at maging ng mga produkto. Malaki ang naitutulong nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Pero hindi lahat ng kalsada ay ligtas at magandang daanan. Ito ay sapagkat maraming kalsada ang itinuturing na mapanganib at nakakatakot, maaring dahil sa lokasyon nito o sa mga panganib na maaring kaharapin kapag dumaraan dito. Pero saan kaya matatagpuan ang mga kalsadang ito at bakit kaya ito itinayo doon? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga mapanganib na kalsada. Kaya naman simulan na natin. Number 1, North Yungas Road. Ang North Yungas Road na tinatawag ding The Death Road o Camino de la Muerte ay isang sikat na kalsada sa Bolivia na kilala sa pagiging napakapanganib. Nasa rehiyon ito ng Yungas at nagsisimula sa La Paz, pababa sa bayan ng Coroico. Ang kalsadang ito ay may haba na 60 hanggang 70 kilometers at dumadaan sa matarik na bangin, masisikip na daan at mga curve na halos walang proteksyon, kung kaya't delikado ito sa mga dumaraan dito. Itinayo ang North Yungas Road noong 1930s ng mga naging bilanggo ng digmaan mula sa Paraguay sa panahon ng Chaco War. Layunin ng kalsadang ito na magbigay ng daan mula La Paz patungong Yungas na mahalaga sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng kape at coca. Dahil sa mahirap na kalagayan ng lugar at limitadong technology noon, ay naging masikip ang kalsada. Kadalasan ay hindi lalagpas sa 3.2 meters ang lapad at halos walang safety barriers. Dahil sa panganib ng kalsadang ito ay marami ng aksidente ang nangyari dito sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga ulat ay 200 hanggang 300 katao ang namamatay dito bawat taon. Ang mga aksidente ay sanhi ng landslide, malakas na ulan, makapal na fog, pagkakamali ng mga driver at problema sa mga sasakyan. Maraming beses na rin na nahulog sa bangin ang mga bus, truck at iba pang sasakyan na umaabot ng 600 meters ang lalim. At noong 2006 ay nagbukas ng bagong kalsada at iyon ay ang South Yungas Road na mas ligtas kumpara sa North Yungas Road. Ang bagong kalsada ay may mas malalawak na daan, concrete barriers at mga tunnel para maiwasan ang landslide. Pero kahit may bagong ruta na, ay marami pa ring turista at adventurers ang bumibisita sa North Yungas Road para magbike mula La Paz patungong Coroico. Ito ay isang exciting experience na may magandang view ng mga bundok at kagubatan. Ngunit bukod sa panganib at sa kasaysayan, ay kilala rin ang North Yungas Road sa ganda ng kalikasan. Habang bumababa ang kalsada mula sa taas na 4,650 meters sa La Paz papuntang Coroico, ay nag-iiba ang tanawin mula sa malamig at mabatong bundok hanggang sa mainit at kulay green na kagubatan ng Yungas. Number 2, Zogi La Paz. Ang Zogi La Paz ay isang mataas na daanan sa bundok sa Himalayas, Northern India, sa estado ng Jammu and Kashmir. Ito ay isa sa pinakamapanganib at mahirap na daanan sa buong mundo. May taas itong 3,528 meters at naguugnay sa Ladakh at Kashmir Valley. Mahalaga ito sa National Highway 1D na nagkokonekta sa mga lungsod ng Srinagar at Leh. Maliban pa rito, ang pangalan ng Zogi La ay galing sa Tibetan na Zogi, na ang ibig sabihin ay bundok at La, na ang ibig sabihin naman ay daan. Ang Zogi La Pass ay mahalaga sa kasaysayan at ekonomiya ng rehiyon. Ngunit kapag taglamig ay isinasara ito dahil sa malakas na pag-ulan ng snow at landslide na nagdudulot ng pagkaantala sa transportation at trading sa Ladakh. At kahit mapanganib ay mahalaga ito para sa militar, lalo na sa pagdala ng supply at tulong sa mga sundalo ng Indian Army sa mga boundary ng bansa. Dagdag pa rito, napakaganda ng tanawin sa Zogi La Paz. Sa gilid ng daan ay makikita ang malalaking bangin at malalim na valley na napapaligiran ng mga bundok na mayroong snow. Tanging mga bihasang driver lamang ang pinapayagang dumaan dito dahil sa mga mapanganib na curve at madulas na kalsada. Ang daan ay masikip at madalas ay puno ng putik at snow na nagpapahirap sa pagdaan dito. Pero sa kabila ng mga hamong ito ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga dumaraan dito na makita ang kagandahan ng Himalayas at ang kakaibang mga halaman at hayop sa lugar. Sa kabilang banda, sa mga nakaraang taon ay may mga hakbang na ginawa para mapabuti ang kondisyon ng Zogi La Paz. Isa sa mga proyektong ito ay ang pagtatayo ng Zogi La Tunnel
na inaasahang magiging isa sa pinakamahabang tunnel sa India. Layunin ng proyekto na magbigay ng all-weather connectivity sa pagitan ng Srinagar at Leh na makakatulong upang mabawasan ang oras ng biyahe at magpapadali sa transportation ng mga produkto at serbisyo. Inaasahang malaki ang magiging epekto ng tunnel sa ekonomiya ng Ladakh at magbibigay ng mas ligtas na alternative sa mapanganib na Zoji La Paz. Bukod sa praktikal na gamit nito, ang Zoji La Paz ay mahalaga din sa kultura at paniniwala sa mga lokal na pamayanan. Itinuturing itong sagradong daanan ng mga Buddhist at Hindu, at maraming mga alamat at kwento ang bumabalot dito. Ang mga pilgrim ay madalas na naglalakbay sa Zoji La Paz upang magbigay pugay sa mga banal na lugar sa Ladakh at Kashmir. Number 3. Gulyang Tunnel Road. Ang Gulyang Tunnel Road ay isang kilalang kalsada sa Taihang Mountains sa Henan Province, China. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na kalsada sa mundo dahil sa kakaibang pagkakagawa nito. Ginawa ito ng mga residente ng Gulyang Village upang magkaroon ng mas madaling daan papunta at palabas ng kanilang lugar. Noong 1970s, ang Gulyang Village ay halos hindi marating dahil sa matarik at mahirap na mga bundok na nakapaligid dito. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga residente na sila mismo ang gagawa ng kalsada. 5 residente ang nanguna sa proyektong ito, gamit lamang ang mga simpleng equipments tulad ng hopscotch at martilyo. Nagsimula sila noong 1972 at natapos ang kalsada makalipas ang 5 taon. Ang kalsada na kanilang ginawa ay may haba na 1,200 meters, may lapad na 5 meters at taas na 4 meters. Mayroon din itong 30 na mga bintana na nagbibigay ng liwanag at magandang view sa mga dumadaan. Ang paggawa ng kalsada ay isang malaking sakripisyo para sa mga residente. Marami ang nasaktan at may ilan ding namatay dahil sa mga aksidente habang ginagawa ito. Ngunit sa kabila ng mga panganib ay natapos nila ang kalsada noong 1977. Naging simbolo ito ng kanilang tiyaga at pagkakaisa. Sa kasalukuyan, ang Gulyang Tunnel Road ay isa ng sikat na tourist destination mula sa iba't ibang lugar. Ang mga bumibisita dito ay humahanga sa view ng mga bundok at sa kakaibang pagkakagawa ng kalsada. Ang pagmamaneho dito ay isang kakaibang experience dahil sa masikip at mapanganib na daan. Bawat pagliko at bawat meters ng kalsada ay isang hamon, lalo na sa mga hindi sanay sa ganitong uri ng daan. Bukod sa turismo, ang Gulyang Tunnel Road ay napakahalaga rin para sa mga residente ng Gulyang Village. Nagbigay ito sa kanila ng mas madaling paraan upang makipagpalitan ng produkto, mag-aral, at magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang panig ng mundo. Number 4. Skipper's Canyon Road. Ang Skipper's Canyon Road ay isang sikat na kalsada sa New Zealand malapit sa Queenstown sa South Island. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamapanganib na kalsada sa mundo dahil sa masikip, paikot-ikot at matarik na daan. Naitayo ito noong huling bahagi ng 19th century upang makapunta sa mga gold mining sites sa Skipper's Canyon na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagmimina ng bansa. Sinimulan ang construction ng Skipper's Canyon Road noong 1883 at natapos ito makalipas ang 7 taon. Ang kalsada ay may haba na 22 kilometers at nagsilbing pangunahing daan para sa mga minero at sa kanilang kagamitan papunta sa canyon. Mahirap ang paggawa ng kalsada dahil kinailangan ng mga manggagawa na gumamit ng dinamita para magpasabog ng mga bato at gumawa ng mga daan sa gilid ng bundok. Kailangan din nilang maging maingat at malikhain sa paggawa ng mga tulay at lagusan at marami sa mga ito ay buo pa at ginagamit pa rin ngayon. Samantala, isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng kalsada ay ang Skipper's Bridge na isang masikip at matarik na tulay na dumadaan sa ibabaw ng Shotover River. Itinayo ang tulay noong 1901 at kilala ito sa matibay na pagkakagawa. May mga bahagi din ng kalsada na sapat lamang para sa isang sasakyan, kung kaya't nangangailangan ito ng mahusay na kasanayan sa pagmamaneho at matinding pag-iingat. Dahil sa panganib ay maraming car rental company sa New Zealand ang hindi pinapayagan na gamitin ang kanilang mga sasakyan sa kalsadang ito. Subalit kahit mapanganib ay nag-o-offer naman ang Skipper's Canyon Road ng magagandang view ng kalikasan. Makikita rito ang magagandang view ng mga bundok, valley at ilog. Kilala rin ang lugar sa mga hiking trails at outdoor activities tulad ng jet boating sa Shotover River.
na nagbibigay ng malapitang view sa kahanga-hangang kapaligiran ng canyon. Sa ngayon, ang Skipper's Canyon Road ay isang tourist attraction para sa mga naghahanap ng kakaibang experience. Number 5, Trollstigen. Ang Trollstigen o Trollspath ay isang kilalang kalsada sa Norway. Matatagpuan ito sa Rauma Municipality sa Muri o Gromsdal County. Bahagi ito ng Norwegian National Road 63 na nag-uugnay sa bayan ng Åndalsnes sa Romsdalen Valley at sa Valdal sa Sunmur. Maraming turista ang bumibisita dito dahil sa ganda ng view at matarik na mga likong daan. Binuksan ang Trollstigen noong 1936 matapos ang 8 years na paggawa dito. Meron itong 11 na matarik na liko na parang umiikot sa gilid ng bundok. Bawat liko ay may pangalan na kadalasan ay mula sa mga manggagawa na tumulong sa paggawa ng kalsada. Ang kalsada ay mayroon ding 9% angle kung kaya't isang hamon ito sa pagmamaneho. Bukod dito, napakaganda ng tanawin mula sa Trollstigen. Habang nagmamaneho pataas o pababa ay makikita ang magagandang bundok, valley at mga waterfalls. Isa sa mga tampok dito ay ang Stigfossen Waterfall na may taas na 320 meters. Dumadaloy ang tubig mula sa Stigfossen sa ilalim ng tulay na bahagi ng kalsada na nagdaragdag sa ganda ng view. Sa tuktok naman ng Trollstigen ay may viewing platform na dinisenyo para sa mga bisita. Mula rito ay makikita ang buong kalsada at ang malawak na view ng mga bundok at valley. Ang platform na ito ay gawa sa mga materials na bumabagay sa kalikasan, kung kaya't nagmumukhang bahagi ito ng kapaligiran. Dagdag pa rito, ang Trollstigen ay bahagi ng National Tourist Routes ng Norway, na isang series ng mga kalsada na nagpapakita ng pinakamagagandang view ng bansa. Ang Trollstigen ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista, kabilang na din dito ang iba pang magagandang lugar sa rehiyon tulad ng Geiranger Fjord at Atlantic Ocean Road. Tuwing taglamig ay isinasara ang kalsada mula October hanggang May o first part ng June dahil sa lagay ng panahon. Binubuksan ito depende sa kalagayan ng panahon at kaligtasan ng mga naglalakbay. Ngunit kapag bukas ito ay maraming motorista, cyclist at turista ang bumibisita rito para makita ang ganda ng Norway. Number 6, Fairy Meadows Road. Ang Fairy Meadows Road sa Pakistan ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na daan sa mundo. Ang pangalan nito ay mula sa Fairy Meadows, na isang maganda at tahimik na lugar sa paanan ng Nanga Parbat, ang 9th tallest mountain sa mundo. Ang daan patungo rito ay puno ng hamon para sa mga driver at adventurer na gustong maranasan ang ganda nito. Nagsisimula ang daan sa village ng Raikot, malapit sa Karakoram Highway. Mula dito ay umaakyat ito ng halos 3,300 meters sa loob ng 16 kilometers. Masikip at mabato ang daan, walang aspalto at napapalibutan ng matarik na bangin. Sa ilang bahagi ay sapat lang ang daan para sa isang sasakyan, kaya mahirap kapag may kasalubong. Subalit ang pinakamapanganib na bahagi ay tinatawag na Killer Mountain Road dahil sa matarik na bangin at pagbagsak ng mga bato. Hindi ito dapat dinadaanan ng mga baguhan pa lamang sa lugar na ito. Kailangan ng bihasang driver para magmaneho dito. Gayun din, nagiging mas delikado ito tuwing tag-ulan o taglamig dahil madulas ang mga bato at daan. Maraming turista ang mas pinipiling maglakad na lang sa bahagi ng daan, kahit mahirap din ito at kailangan ng sapat na physical strength. Ngunit sa kabila ng panganib ay sulit naman ang pagbiyahe dahil sa ganda ng view. Makikita mo dito ang mga bundok na nababalot ng snow, mga kulay green na kagubatan at malilinaw na ilog. Ang Fairy Meadows mismo ay isang perfect place para sa mga mahilig sa kalikasan at bundok. Meron ding mga simpleng cottage at camping site para sa mga bisita. At kahit mahirap marating ay nagbibigay ang Fairy Meadows ng bihirang pagkakataon na makaranas ng tunay na kagandahan ng kalikasan. Ang katahimikan dito ay isang pahinga mula sa magulong mundo. Ang mga lokal na tao na kilala bilang Waki ay magiliw at laging handang magkwento sa mga bisita. Para sa mga mahilig sa photography, ang Fairy Meadows ay itinuturing na paradise. Maganda ang mga view ng bundok, kapatagan at kalangitan. Ang mga hiking trail dito ay nagbibigay ng magagandang view ng Nanga Parbat at mga nakapaligid na bundok. Pero kailangan ng maayos na paghahanda bago pumunta rito. Dapat magdala ng sapat na pagkain, tubig at mga gamot dahil walang mga pangunahing facilities dito. Importante rin ang camping at hiking gears. At dapat suriin ang lagay ng panahon bago bumiyahe para maiwasan ang panganib. Number 7,
Transfiguration. Ang Transfiguration, nakilala rin bilang DN7C, ay isa sa mga pinakakilalang kalsada sa mundo. Matatagpuan ito sa Romania at dumadaan sa Carpathian Mountains, partikular sa Făgăraș Mountains. Pinagawa ito ni Nicolae Ceaușescu, ang dating pinuno ng Romania bilang tugon sa pananakop sa Czechoslovakia noong 1968. Layunin ng kalsadang ito na maging mabilis ang pagdaan ng militar sa oras ng pangangailangan. Nagsimula ang construction ng Transfăgărașan noong 1970 at natapos noong 1974. Apat na taon itong ginawa at mahigit 6,000 na mga sundalo ang nagtrabaho dito. Ang kalsada ay may haba na 90 kilometers at nag-uugnay sa mga rehiyon ng Wallachia at Transylvania. Ang paggawa nito ay napakahirap at delikado. Gumamit sila ng mahigit 40 tons ng dinamita para buksan ang daan sa bundok at marami ding buhay ang nawala dahil sa mga aksidente at mahirap na kondisyon sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, ang resulta nito ay isang kalsada na puno ng matatarik na curve, mataas na lugar at magagandang view. Samantala, bukas lamang ang Transfăgărașan mula June hanggang October dahil sa matinding yelo dito tuwing taglamig. At ang pinakakilalang bahagi ng kalsada ay ang northern part mula Balia Lake hanggang Balia Waterfall. Dito ay makikita ang mga mahihirap na curve at napakagagandang view. Isa sa mga bantog na lugar dito ay ang Balia Lake. Ito ay isang lake sa taas na 2,034 meters. Maaaring marating ang lawa sa pamamagitan ng kotse o cable car mula sa Balia Waterfall. Tuwing taglamig, ang lawa ay nagyayelo at may itinatayong ice hotel taon-taon. Karagdagan pa, isa pang kapansin-pansin sa Transfăgărașan ay ang Vidraru Dam na isang arched dam na itinayo sa Argeș River. Natapos ito noong 1966 at naging isa sa mga pinakamahalagang proyekto ng Romania noong panahon ng communism. Ang Vidraru Lake na nabuo dahil sa dam ay nagbibigay ng hydroelectric power sa rehiyon. Ang dam at lake ay nag-o-offer din ng magagandang view at pwedeng puntahan para sa water sports at iba pang outdoor activities. Gayon din ang kalsadang ito ay hindi lang isang praktikal na ruta, kundi isa ring tourist destination. Number 8. Taroko Gorge Road. Ang Taroko Gorge Road o Central Cross Island Highway ay isang napakagandang daan sa Taiwan. Matatagpuan ito sa eastern part ng bansa at dumadaan sa Taroko Gorge na isang napakagandang view na nabuo ng Liwu River sa loob ng milyon-milyong taon. Kilala ito sa magagandang view, matarik na bangin at makikitid na kalsada na nagbibigay ng unforgettable experience para sa mga naglalakbay. Ang Taroko Gorge Road ay may haba na umaabot sa humigit kumulang 19 kilometers at nag-uugnay sa Hualien County at Taichung City. Binuksan ito noong 1960 upang pagdugtungin ang east at middle part ng Taiwan at mapadali ang pagbiyahe ng mga tao at produkto. Mahirap ang pagtatayo ng kalsadang ito dahil sa matarik na bundok at malalim na bangin. Maraming manggagawa ang nagbuwis ng buhay sa paggawa ng daan na ito, kaya itinuturing itong simbolo ng sakripisyo at pagtitiis. Dumadaan ang kalsada sa loob ng Taroko National Park, na isang lugar na kilala sa kanyang marble na mga bangin at magagandang view. Samantala, isa sa mga kilalang bahagi ng daan ay ang Tunnel of Nine Turns. Ito ay isang series ng mga tunnel na nagbibigay daan sa mga naglalakbay na makita ang kagandahan ng Taroko Gorge. Ang mga tunnel ay ginawa upang maiwasan ang mga landslide at pagbagsak ng mga bato. Mula sa daan ay makikita rin ang Liwu River na dumadaloy sa ibaba, na nagdaragdag sa kagandahan ng paglalakbay. Bukod sa magagandang view, ang Taroko Gorge Road ay kilala rin sa kasaysayan at kultura nito. Sa kahabaan ng daan ay makikita ang iba't ibang lugar kung saan sumasamba ang mga tao. May mga sinaunang templo at mga monumento na nagpapakita ng mayamang kultura ng Taiwan. Karagdagan ang Eternal Spring Shrine na itinayo bilang pag-alaala sa mga manggagawa na nagbuwis ng buhay upang mabuo ang kalsada ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa lugar. Matatagpuan ito sa ibabaw ng isang waterfall na nagbibigay ng magandang view para sa mga bisita. Gayun din, ang paglalakbay sa Taroko Gorge Road ay hindi kumpleto kung hindi mararanasan ang mga activities sa paligid. Kilala ang hiking sa lugar na ito na mayroong iba't ibang trail na may iba't ibang level. Number 9. Passage du Gua. Ang Passage du Gua ay isang natatanging kalsada sa France na nagdudugtong sa isla ng Noirmoutier at sa bayan ng Beauvoir-sur-Mer.
Ang kalsadang ito ay kakaiba dahil lumulubog ito sa tubig tuwing high tide at lumilitaw lamang kapag low tide. Noong 18th century ay ginagamit na ito ng mga lokal na residente para magdala ng mga produkto mula sa isla papunta sa mainland. At sa paglipas ng panahon ay naging kilala ito sa buong mundo dahil sa kakaibang katangian nito. Maliban dito, ang pagtawid sa Passage du Gua ay kailangang gawin sa tamang oras. 2 beses sa isang araw bago at pagkatapos ng low tide lamang ito pwedeng daanan. Sa natitirang oras ay natatakpan ito ng tubig na umaabot hanggang 4 meters kaya hindi ito pwedeng daanan. Samantala, ang kalsadang ito ay may mga hamon at panganib. Kahit may mga warning na ay mayroon pa rin mga motorista at naglalakad na natatrap dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Ngunit para sa kaligtasan ay may mga rescue towers sa kahabaan ng kalsada. Ang mga tore na ito ay nagsisilbing kanlungan para sa mga naipit habang hinihintay na bumaba ang tubig. Bukod sa pagiging isang daanan, ang Passage du Gua ay isa ring kilalang tourist attraction. Maraming bisita ang pumupunta rito upang maranasan ang pagtawid sa kakaibang kalsada. Naging bahagi rin ito ng ilang kilalang sports events tulad ng Tour de France, kung saan naguunahan ang mga cyclist sa natutuyong kalsada. Dagdag pa dito, ang lugar sa paligid ng Passage du Gua ay mayaman din sa marine life. Maraming uri ng shellfish at iba pang marine species ang matatagpuan dito na mahalaga naman sa local economy at kultura. Ang mga mangingisda ay matagal nang umaasa sa yamang dagat dito at ang kanilang tradisyonal na paraan ng pangingisda ay buhay pa rin. Number 10, Ruta 5. Ang Ruta 5 o kilala rin bilang Pan-American Highway ay isang mahalagang kalsada sa Chile na nag-uugnay sa north at south ng bansa. Bahagi ito ng mas malaking Pan-American Highway na nagdurugtong sa mga bansa mula Alaska hanggang Argentina. Ang Ruta 5 ay may haba na humigit kumulang 3,364 kilometers na nagsisimula sa Arica malapit sa boundary ng Peru at nagtatapos sa Quezon sa Isla Grande de Chiloé. Samantala, sa northern part, ang Ruta 5 ay dumadaan sa mga disyertong lugar at matatarik na bundok. Nagsisimula ito sa Arica, malapit sa Peru. Dumadaan ang kalsada sa mga rehiyon ng Tarapacá, Antofagasta at Atacama. Kilala ang mga lugar na ito sa disyerto ng Atacama, na isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo. Makikita rin dito ang Valle de la Luna at ang mga geyser ng El Tatio. At habang papalapit sa rehiyon ng Coquimbo, ay nagiging mild ang klima at ang view ay nagiging mga vineyard at burol. Ang La Serena, na isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Chile, ay isang mahalagang daanan para sa mga bumabiyahe. Mula dito ay tuloy-tuloy na patungo sa south ang Ruta 5 papunta sa kapital ng bansa, ang Santiago. Kilala ang bahaging ito ng kalsada sa pagiging makabago at maayos na may mga toll booths at maraming linya. Kaugnay pa nito, mula Santiago hanggang Puerto Montt ay dumadaan ang Ruta 5 sa Central Valley ng Chile. Ang rehiyong ito ay mayaman sa agrikultura at kilala sa produksyon ng prutas, alak at iba pang produkto. Makikita dito ang mga bayan tulad ng Rancagua, Talca at Chilan na mahalaga sa ekonomiya ng bansa. Mas mainit ang klima dito kumpara sa north, kaya tamang-tama ito para sa agrikultura. Madalas ay puno ng mga truck ang Ruta 5 sa bahaging ito, na nagdadala ng mga produkto patungo sa iba't ibang lugar. Ang rehiyon ding ito ang sentro ng mga factory at planta. Karagdagan pa, pagdating naman sa rehiyon ng Los Lagos ay nagbabago ang view mula sa mga taniman at burol patungo sa mga lawa at kagubatan. Ang Puerto Montt ay isang mahalagang daungan at ang dulo ng bahagi ng Ruta 5 na konektado sa pangunahing lupain. Mula dito ay maaaring tumawid sa Isla Grande de Chiloé gamit ang mga ferry.